Hey guys, me again, Jem. Sa video na to, we will just going to continue how we spent our 7 days vacation in Boracay. Tara, enjoy watching! On the third day, syempre, bumungad na naman ang mga kapitbahay nating mga unggoy. Maaga kaming gumising kasi ito na yung araw na nagpapudol kami, guys. Yep, we are going to do some water activities in Boracay. Di kompleto ang bakasyon sa Bora kung wala kang gagawing water activities. Meron kaming nakita na affordable package for water activities. For island hopping and snorkeling, we paid 750 pesos per head at meron na kasamang buffet lunch. And we also avail aquanaut or helmet diving for 750 pesos din. Yan na talaga ang pinakamura na nahanap naming water activities sa Bora, guys. Usually, the price range starts from 1,500 to 800 for island hopping alone. The same price range for helmet diving. Sulit ba? Let's find out! At syempre, di makakompleto ang araw kung walang picture-picture. Kailangan picture ng outfit! Sa water activities na nakuha namin, nag-request na rin kami ng libreng sundo from Alta Vista to the White Beach. Napagbigyan naman kami, ayun, nakatipid din ng 300 pesos sa pamasahe. Pero syempre, nag-exercise na naman kami pababa ng Alta Vista. Pagdating namin sa White Beach, hindi din naman kami kaagad nag-activities. Naghintay pa kami ng sobrang tagal, like 1 hour bago kami nakasakay sa boat namin. Sobrang daming tao din that time na naghihintay ng turn nila. Kaya ayun, nagpicture-picture na lang muna kami and tampisaw sa dagat. At ayan na nga, turn na naming sumakay ng boat. We found out na kaya pala ang tagal ng waiting namin, it's because malakas daw ang alon. We also found out 2 days ago, wala daw water activities sa Bora. Gawa na umulan and malakas ang alon. Yes guys, kapag umuulan sa Bora at malakas ang alon, hindi sila nagpapa-water activities for the safety na din ng mga tourists.
Tips number 8. Before purchase for water activities, check the weather and ask the other tourists na nakapag-water activities na. Yes guys, sa other tourists kayo magtanong para di kayo mabudol. Ask them kung malakas ba ang alon, kung napuntahan nga ba nila lahat ng island that's supposed to visit para hindi masayang ang pera nyo. Kasi sa totoo lang guys, hindi namin na-enjoy ang island hopping. Kasi isang island lang napuntahan namin, then the rest of the time, parang nag-boat gaming lang talaga kami na sobrang nakakahilo. Buti na lang, meron silang pa-lunch buffet. Doon na lang din namin binawi yung binayad namin. Hindi na kami nakapag-video kasi hilo na kami sa boat at gutom na. Gawa ng malakas ang alon that day, hindi namin napuntahan yung ibang island. Nag-snorkeling kami pero sobrang lakas ng alon na para kami nag-water rides. Ayan, diba? Ang gulo ng video namin. Kasi nga, sobrang lakas ng alon. Hindi ako makapag-video ng maayos. May dala kaming pita biscuit to fish feed sana. Pero, hindi rin talaga namin nakita. Buti na lang, may GoPro. Nakuha kahit papano yung mga isda sa dagat. Ang sumunod na activity na ginawa namin is one of my favorite, which is aquanaut or helmet diving. Sobrang sulit ang bayad guys, must try talaga sa Boracay. Tips number 9, bring bread or biscuits. Kung mag-helmet diving kayo, make sure na magdadala kayo ng biscuits or bread para magsalapitan ng mga isda. Tips number 10, check your kids
if they can really do helmet diving. Before kayo magbayad ng activity ng helmet diving for your kids, make sure na ready sila. Kasi, di lahat ng kids malakas ang loob, lalo na underwater. The helmet that you will carry weighed 25 to 35 kilos. Though, merong mag-aalalay naman sa inyo at gagaan naman ang helmet sa ilalim ng dagat. Still, mabigat pa din para sa bata. Plus, the only communication nyo sa ilalim ng dagat is hand signs. So, make sure your kids is ready kasi hindi refundable ang ibabayad nyo. Guys, naulit na rin palang magdala ng mga underwater camera or GoPro kasi provided na rin nila. So, kukuhaan lang kayo ng pictures sa ilalim and videos and all you need to do is to save them on your mobile phones. So, yep, that's it for today. Thank you again for watching. Until my next video. Bye!